So ayun, maganda nga po po sa inyong lahat mga kaibon. Kamusta po, ano? Kamusta po kayong lahat? Ang video nga pala kayong mga kaibon na ano na i-share ko is yung pupunin po yung ano, yung apat na parakit ko dun sa labas. So, din sa ang colony ng ano ng mga finches. Bali ilalagay ko dito kasi ano ang lalakas ng buli. So bali pinakawawa lang yung mga ano mga diamond dove. Na kasi halo-halo din sila doon sa labas, may mga diamond dove, may mga finches, tapos may mga parakeet. So ang naging problema is nabubuli na yung mga ano o kinakawawa ng mga ano ng mga parakeet, yung mga diamond dove na nilagay ko rin doon. Kaya ililipat natin dito mga kaibon dito sa malaking colony. So ayan, nandito po sila mga kaibon, ano yun, yung itong kulay green, ayan. Tapos itong clear wing, bali dalawang kulay green dyan mga kaibon, ayan, yung magkatabi, and then yung isang clear wing na green, tapos yung kulay blue. So bali kukunin natin yan mga kaibon kasi kinakawawa itong mga diamond dove. Ayan, kung makikita nyo mga kaibon, ang pinatanggalan or pinagtatanggal nila yung mga ano balahibo. So ayun, bali apat yung diamond dove natin dito mga kaibon. Ayan, parati silang nasa baba kasi kinakawawa nga or hinahabol sila ng mga parakeet. So ang iba niyan mga kaibon, bali nilagay ko dyan kasi ano sila, mga nag-feeder plucking. Ayan, ganyan mga kaibon yan, nag-feeder plucking yan, yan sang follow na green. Tapos ito, yan halos walang balahibo or yung sa ulo lang yung natitira mga balahibo nito. Nag-feeder plucking yan kasi mga kaibon. So kukunin ko na mga kaibon, ano? So bali single door lang siya mga kaibon, kaya kunting ingat lang ano kapag ganito yung cage na ginagamit nyo or ito yung ganito yung cage na papasokan nyo, ano. Yan, so bali papasok lang muna ako dito, ano mga kaibon. So maliit lang yung pinto nito kaya mahihirapan tayo sa pagpasok, ano, kasi baka kapag binuksan natin to kasi single door lang, baka makawala yung ibang mga ibon. Kaya baka kunting ingat lang, ano, mga kaibon. So dito natin nilalagay mga kaibon yung mga uhulihin natin. So ayan mga kaibon, bali nahuli na natin yung apat. Ilipat na natin ito mga kaibon. And then kunting check na rin, ano mga kaibon, kasi baka titignan natin kung may itlog na yung mga nest box dito. Thank you.
So negative mga kaibon, walang mga itlog. So ito na siya mga kaibon. Ayan, bali dalawang kulay green. Yan siya parehas na cut yung gender ng dalawang kulay green. Tapos isang clear wing na green. Ayan. Pero ano siya, ang gender niya is hen, babae po siya. And then yung kulay blue, cock, bali cock yan mga kaibon. So bali ano na ito mga kaibon, 3 months, 3 buwan na ito, simula nung ano, minarvest ko. Bali, ang nangyari kasi nito mga kaibon, nilagay ko doon sa kolonyang ng finches kasi hindi to basta-basta yung normal na parakit. Kasi ano to eh, ang nanay nito is pure na budgie, English budgie. Tapos yung ano, ang tatay nito is normal na parakit. Kumbaga yung landay niya is kalahating budgie, kalahating parakit. 50-50, kumbaga ano. So, ayan mga kaibon, ayan yung mga malalaking ulo nila. Lalo na itong kulay green. Ayan. Ayan. At saka malalaki na rin yung mga katawan nila. Bali, ilalagay ko ito dito mga kaibon sa colony. Kasi ang bala ko nito is gagawin kong breeder. Kasi yung ibang mga breeder ko dito na parakit, papalitan na natin yun mga kaibon. Kasi mga matatanda na yun. Pero ang gagawin natin mga kaibon, siguro mag-aantay pa tayo nito ng 2 hanggang 3 buwan para bago natin ilagay sa mga breeding cage. Kumbaga pagugulangin pa natin ng kaunti. Kasi mga bata pa. Pangit kasi kapag yung breeder mo is mga bata pa. So, minsan hindi nila naaalagaan ng masyado yung mga inakay. Tapos may mga beses din na hindi nila inuupuan yung mga itlog. Tapos minsan pinatapon yung mga itlog. So kapag ka ganun mga kaibon, pangit ano. Kaya ang gagawin natin mga kaibon, aantayin ka natin soon ng mga 2 hanggang 3 buwan bago natin isalang sa breeding cage. So maganda naman sana to doon mga kaibon sa labas kasi hindi sila crowded doon sa labas. Kasi 4 lang naman yung diamond dog ko doon, and then yung finches, 10 ata ang finches ko doon sa labas. Hindi lang mga kasama pa nila yung mga parakit na mga nag-feeder plucking. Bali yung mga nag-feeder plucking kasi mga kaibon, hindi ko nilalagay dito sa colony. Kasi isang basis kasi na naglagay ako dito ng ibon na nag-feeder plucking, namatay kasi kinawawa ng mga nandito na mga parakit. Lalo na yung mga alds, mga malakas ng buli. Kung makikita nyo nga yung mga ibang mga video ko, kasi ito yung palaging nakukunan sa mga video na sinishare ko. Makikita nyo ang binubuli nung parakit yung kakatail. So itong kakatail na to dito, ayan, itong nandito sa may gilid, yan madalas binubuli ng parakit. So itong mga kaibon, ito. Kumbaga, ito yung pinakang bata dito na kakatail. Ipancheck nyo ito kasi nakalimutan ko, halos
5 months na yata to. 5 months na yung edad niya. Ito yung pinakang bata sa mga kakapain ko dito. So nabubuli siya nung matanda na rainbow na parakit. Kung makikita nyo doon sa mga past na mga in-upload ko na video, ang pinapatungan siya, ang ibig ko sabihin, gusto makipag-mate ng nung parakit dito. So papasok ko lang to dito mga kaibon para baka kasi may stress kasi balik yung lalagyan. So ayun mga kaibon, ito na yung diamond dog natin, yan bali makikita nyo mga kaibon yung buntot, yung balibon niya sa may bandang buntot. Pinagbubunot na kasi yan mga kaibon nung mga parakit na tinanggal natin dyan. So nung dati hindi sila nakakapunta dyan sa church na yan kasi hinahabol sila nung mga parakit. So yun lang mga kaibon ang video na i-share ko ngayon. Salamat po sa inyo lahat mga kaibon.